Ja, sa sertipikahan ng ating Pangulong, Pangulong Duterte na urgent ang panukalang batas makinigan sa Senado tungkol sa security of tenure. Okay? Security of tenure. Ito ang ipapalit naman makinigan sa sinasabing executive order na dapat ay lagdaan sana ng Pangulo hinggil sa endo. End of contractualization. Okay. Tingnan natin mga kaibigan kung meron pa kayong karagdaga mga reaksyon sapagat ang talong ang inyong sasagutin sagot. Sangayon ba kayo sa indiyan ito? May pagkakaiba ba sa palagay ninyo sa sinasabing gagawin batas ang security of tenure sa mga magtatrabaho ng 5 or 6 months at pagkatapos ay permanente na? Ayon nyo ba yan? Okay. And ito ang ipapalit mga kaibigan doon sa end of contract, doon sa endo. Tignan natin kung ano po ang inyong idaragdag pa at ibibigay na komentaryo pa. Pwede ko niya ipadala sa pamamagitan po natin himpilan, sa pamamagitan po ng DCRJ 810 kHz hotlines 0917-581-6500. 6919-991-8047. Kung nakahanda na kayo, game na! Ganap ng 15 sandali makalipas ang alas G's. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit kakayanin lahat dahil kasangga mo ang langit. Cherry Loom, mapagkakatiwalaan at maasahan. Cherry Loom, lifetime na pwedeng sandalan. Cherry Loom, umulan bumagyo, hindi kakalawangin, garantisado. Laging tandaan, basta tiyero. Cherry Loom, aluminum ito, pare ko! Gin 7 in 1 Coffee Mix, may sangkap na Korean ginseng at agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Natutulong para maging masigla, malakas ang katawan. Nagpapalakas ang memorya at nagpapaganda ng daloy ng dugo at mabisang antioxidant. Para lumakas ang inyong immune system, minom ng Gin 7 in 1 Coffee Mix. Sa sarap at lasa, bangon ng aroma. Tiyak na hanap-hanapin ninyo, mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Ang kapin kakaiba sa lahat, masas kape ang pag-uusapan. Siyempre, hanapin ang mitatak na gyms. Tandaan, mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Also available, 7-in-1, 5-in-1, sugar-free, at Cafe Clara Coffee Mix El Maca. Mabibili sa lahat ng mga supermarkets, groceries, convenience store, and drugstore nationwide. Kailangan ng pandagdag alaga sa kalusugan? Mag-King's Herbal na! Ang King's Herbal Food Supplement ay tumutulong magpalakas ng resistensya. Kasama ang tamang ehersisyo at pagkain. Alagaan ang inyong kalusugan. Kaya mag-King's Herbal Food Supplement na! King's Herbal Food Supplement! King's Herbal Food Supplement! King's Herbal Food Supplement! Talagang paalala, ang King's Herbal Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Walang gamot ang kamatayan, may lunas ang karamdaman. Reiki Herbal Food Supplement, dito ka tatagal! Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Magandang balita! Ang CCSO Small Town Lottery o SBL na sa probinsya nyo na! Exciting na mga papremyo! 3 times a day pang maaaring manalo! Bili na ng tickets nyo sa inyong mga favorite SBL sales representatives para makasali at manalo sa SBL 3 times a day! Every day sa SBL Bayan ang panalo! It is now 10:15.
This time check is brought to you by Bravo, food supplement for men. Ang bagsik mo. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya. May bahay ka na. Jacinto Steel, bahay tibay, stormproof steel houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha. Basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay, tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PagCore, creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Time to go gothic at Bordello 2.0. Enjoy an evening of gothic-inspired literary activities. Enter a beautiful old Filipino house and immerse yourself in the words of established and new poets. And expect gothic surprises. Come in black or white. Your 1,000 peso entry ticket includes bar chow. Students with IDs get a discount at 500 pesos. For tickets and inquiries, call Rana at 0917-533-7309. Wordello 2.0 is a fundraising event by the Likaan Creative Writing Foundation, supporting scholars since 1998. Radio Bandido, 8:10 a.m. Paring Ray Langit. Kasangga mo ako, di kita iniwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayanin lahat dahil kasangga mo, kasangga mo ang langit. Kasangga mo ang lamin! Pero mga kaibigan, sa samahang ito ng ating plantulan, may narapat po na yung makipag-ugnay naman kay Turisim Assistant Secretary Ricky Alegre. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Paring Ray. Yeah. All set na po ba para po rito sa ating closure ng Boracay Island and in order na po ba ang I understand marami po mga in-identify na exit and entrance dito po sa Boracay? Yes, Paring Ray. At handa-handa na itong magkaganap na formal closure, no? Bukas ng gabi. Opo. Mag-umpisa ito ng 26 April, which is Thursday. Kahapon po, may naganap po na security meeting with PNP. Sinigurado po ng liderato ng Philippine National Police at ng DILGK Secretary Anyo na nakahanda na lahat, coordinated na po sa LGU, sa mga stakeholders. At ang balita namin kahapon ilang ID na lang na hindi pa nare-release. Ano? Mm-hmm. Pero gusto namin kunin itong pagkakataon na ito, Paring Ray, na iulitin natin on air na kung kayo naman may valid ID na nakalagay po na resident kayo ng Boracay, tatanggapin po yon. Mm-hmm. Kahit anong official or government ID na meron kayong resident sa Boracay, tatanggapin po yon. Ang nagiging problema lang, Paring Ray, is yung mga informal workers na wala ngang ID, no? Mm-hmm. At nakiusap nga at inutos ni Secretary Anyo kahapon na huwag namang pagsamantalahan itong pagkakataon na ito para maningil naman ng sobrang mahal. Considerate naman ang barangay sa sisingilin nilang ID at hindi yung rinalampsap nila kasama si Etula. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Yearly naman talaga dapat nagbibigay ng barangay ID at nagkataon lang na meron tayong special situation na ganito
At hindi namin gusto yung nababalita namin na meron pong nagsasamantala. Yeah, Asek, yung pong mga mag-travel from mainland going to the island, the mga informal workers, sila po ba i-charge din and the same ng mga motorized bangka? Walang premium, walang increase dahil limited lamang po ang movements nila at limited lamang po ang revenue darating dito sa mga nagsasakay sa ilang mga workers nito. Hindi dapat pagsamantalahan, especially na resident yan, hindi dapat singilin ng extra yan. Alam natin na ginagawa natin ito para lalong tumagal at lalong ma-enjoy ng future generations yung Boracay. Bilang tulong na nila yan, alam naman natin mababawasan ang tumatawid mula Katiklan hanggang Boracay Island. Pero ito ay pansamantala lang at hindi dapat maningil ng extra dyan, Pangay. Asek, iaalaw po ba ang stay-in, live-in sa mga informal na workers? Well, alam mo yung informal workers, parang dapat tiyakintin nila kung saan talaga sila nakatira, no? Binanggit na po ng DNR na meron pong mga nakatira sa pinagpapahawal na mga lugar sa isla. Kasama po sa rehabilitation po, yung paglipat sa kanila sa maganda naman lugar. Gusto rin natin magkaroon naman ng konting maganda naman paghinhawa ang kanilang tinitirahan. At base sa research at inspection natin, meron talagang iba nakatira sa alanganin na lugar. Kaya binanggit na po ni Secretary Simato sa Interagency Task Force na naghahanap din siya ng lugar dyan po sa Katiklan para magkaroon naman sila ng magandang lugar, Paring Ray. Marami din kasi, Paring Ray, na kung saan-saan lang tumitigil. So gamitin na natin itong mga panahon ito para ayos din po ang kanilang lugar na pwede nilang maging decent naman, no? Karapat-dapat right. Naman na lugar na pwede sila at tumira, Paring Ray. I understand, Asek Ricky, na yung mga residents dyan ay pwede pa rin gumamit ng beach, pero merong identify na isang area, isang station at doon lamang muna sila pwede makagamit. Opo, kagabi, Paring Ray, nakausap ko si Asek Efficiency. Base doon sa suggestion noong intern ng workshop ng Tuesday, ito po ay linipat na sa Station 1. Okay. Sa Station 1 na po ang allow ng mga residents to swim mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dati kasi, Paring Ray, doon sa may Station 3, pero umapila po ang mga stakeholders at pinakinggan naman at linipat na po sa Station 1. I-identify po yan, magkakaroon ng special markings, Paring Ray. Kung saan sila pwede lumungoy, Paring Ray. Ayun. Kasi yung Station 3, di ako nagkakamali, doon sa may Willis, bandang dulo yun, no? Banda na yun, Paring Ray. Bandang lampas pa ng Timol at medyo mabilis lumalalim yun, Paring Ray. Kaya hindi masyadong safe. So, atin pong pinakinggan yung kanilang apila. Yung bang mga restaurant, para mag-cater lamang rito sa mga informal workers, ay pwede pa rin sila magluto? Actually, Paring Ray, lahat naman pwede manatiling bukas. Ang amin lang abiso is baka may mga panahon na merong food work o merong drainage work na kagawin. So, kailangan sila mag-cooperate kasi baka kailangan sila mag-suspend ng operations for a while. Alam mo naman, Paring Ray, napaka-passive yung gagawing repair work na gagawin sa road network, sa mga drainage, yung mga nagkabit ng illegal doon sa water drain, nagkabit ng kanilang sewerage sa line illegally. Marami pong ayusin doon sa discharge ng line papunta sa dagat. At may mga panahon within the 6 months during the closure na mag-aabiso naman yung mga concerned government agency para hindi naman sila maabala. At we did not shut down anyone. Tuloy na sila nakabukas at inaasahan lang namin na wala muna ang local and foreign tourists na dadating sa isla ngayong starting April 26. Nabagit po ninyo hanggil doon sa mga illegal na mga connections, lalo na roon sa mga nagdi-discharge po ng mga ginamit na tubig. I understand
Nararapat, ASEC, hindi na dapat na i-discharge yung used water nila sa karagatan eh, dahil ito ang gusto natin protektahan eh, para hindi mapulyot mismo yung beach. Eh, meron mga bagong technology ngayon, not to mention the ASEC, na ang mga technology ngayon ay pwede nang gumamit ng water ang mga establishments at mga hotel ng repeated at malinis at pwede nilang gawing shower, pagluluto, paghuhugas na hindi dinidischarge mismo doon sa beach ng Boracay. Alam mo, Paring Ray, napakadami talaga ang advancement sa technology. Tama ka, Paring Ray. Ngayong time of rehabilitation, kami po magagawang pagbabago. Mm-hmm. Nakakalungkot talaga na itong makalipas na dalawang dekada, nila naging pabaya ang mga LGU. At hopefully, matutuwid natin ito ngayon, Paring Ray. Ano? Kami, ang Interagency Task Force, ay tinitingnan lahat ng option, Paring Ray. Kasi ang dami na talagang mga technology na available. Opo. Na maaaring na magamit na dito sa Boracay, sa rehabilitation ng Boracay. Mm-hmm. Nakikiusap lang tayo dun sa mga tao na itong panahon na rehabilitation, kung meron kayong alam na nagkabit o naglagay ng linya na papunta sa dagat na alam naman natin illegal, alam natin na tinakpan, tinago ng simento, o kaya tinakpan ng buhangin, eh nasa atin na rin ang panahon para ibunyag ito. Responsibilidad po ng lahat ng mga stakeholders at mga business establishments sa Boracay na alamin na natin kung alin ang mga nagawa noong araw na dapat ituwid ngayon. Correct. Yun ang importante dito, Paring Ray. And we are hopeful na yung ganyang sense of nationalism and pride and cooperation will flourish. Hindi denial na mangyayari ito. Ngayon, mangyayari talaga, sana mag-cooperate kasi. Doon sa aming pag-iikot doon, ASEC, na-notice po namin, marami na rin mga establishments ang nagkaroon ng self-demolition doon sa mga extended na gusali nila roon sa krasada mismo. But ang problema po, yun ho mga giniba nilang concretes at mga simento ay naroon lang po iniwanan sa pinakabangketa. Sabi ko, yung mga open manholes ay naroon din ho. Doon sa mga dark areas, pwede ma-shoot po yung mga naglalakad doon. Opo, kaya nung nandun tayo nung Martes, amin pong pinaalala na dapat lagyan yung yellow na parang tape, no? Yes. Paring Ray? Yes. At chinek po natin yan ulit, itong nakalipas na weekend. At meron talaga yung ibang lugar na paggabi, medyo alanganin, no? Mm-mm. So, yan na nga yung sinasabi natin, ayaw natin makakit sa mga turista, especially, na magkaroon pa ng aksidente. Kaya, nalalaman mo na ngayon, Paring Ray, kung bakit na kinakailangan talaga merong total closure. Kasi may mga ganyang talagang trabaho na magagawa lang, wala masyadong tao. Mm-hmm. Kaya, sinisigurado naman natin, Paring Ray, at nakausap natin ng DPWH sa national meeting kahapon, na i-remind nila doon sa mga contractors na lagyan ng safety signs para hindi magkaroon ng aksidente, Paring Ray. Mm-hmm. Yeah, ASEC, nais kong on behalf ha, ng provincial media, nais kong pasalamatan ka doon sa ginawa mong announcement at saka pakipag-ugnayan sa kanila. Yeah, dahil for a while, parang chaos ang dating para sa kanila dahil sila mismo ay walang guidelines at walang coordination pagdating doon sa mga accreditations at mga schedules. Malaking bagay yung ipinaliwanag mo sa kanila. At malaking bagay yung announcement mo related pa rin sa accreditation ng mga magko-cover ng media rito sa Boracay Island. Salamat, Paring Ray. At kagaya ng binanggit natin sa grupo noong tumawag ka noong isang araw, ang importante lang po, accredited.
Centralized naman po yan at yung mga taga ron, hindi na talaga kailangan magpunta dito. Yung Manila-based naman, naka-open naman ang DOT para ma-process yung kanilang accreditation. Tandaan nyo, ginagawa lang natin ito para malaman natin kung sino yung mga umiikot at naniniwala kami ng sektor ng media na dati tayo magkasama dyan, Paring Ray, at yes, nanatiling kasama tayo is napaka-responsable yan. At alam natin sila ay susunod sa mga alituntunin na ating alam through the years ano sa magiging responsible na journalist. And maidagdag ko lang, ASEC, doon sa dinaluhan kong forum, media forum, bago ko malis sa nitong nakalipas sa weekend dito sa Boracay, ay napagkasunduan, natutulong din ang local government, itong LGU, para sa isang identified na media center na po pwedeng puntahan ng lahat ang media. At doon mag-stay at lahat ng mga resource persons na gusto rin magpa-interview sa Tri-Media will be available doon sa isang area ng yun. Papa, at basis po ng sa coordination meeting with PNP, ito ata Paring Ray, dito ata ito sa mismong Jetty Port. Okay. Dito ata gagawin yung media center at meron pang tinitignan na interagency task force center, parang command center. At i-anunsyo din natin yan at tayo nga ipapunta dyan bukas na umaga. Mm-hmm. At meron pong pagpupulong at itong interagency task force, i-anunsyo natin kung saan po magiging operation center po dyan sa isla ng Boracay. Alright. Well said, ASEC. Thank you so much and we'll be communicating with you from time to time para sa ating close monitoring related po sa development ng Boracay Island. ASEC, thank you and good morning. Good morning. Yan mga makinigan, darating po ninyo makinigan si Department of Tourism Assistant Secretary Ricky Alegre. Kasangga mo ako. Sanggamo ako sa bawat saglit, kakayanin lahat dahil kasanggamo, kasanggamo ang langit. Cherry Loom, mapagkakatiwalaan at maasahan. Cherry Loom, lifetime na pwedeng sandalan. Cherry Loom, umulan bumagyo, hindi kakalawangin, garantisado. Laking tandaan, basta tiyero, Cherry Loom, aluminum ito pare ko. James 7 in 1 Coffee Mix, may sangkap na Korean ginseng at agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Nagtutulong para maging masigla, malakas ang katawan. Nagpapalakas ang memorya at nagpapaganda ng daloy ng dugo at mabisa ang antioxidant. Para lumakas sa inyong immune system, minom ng Gym 7 in 1 Coffee Mix. Sa sarap at lasa, bangon ng aroma. Tiyak na hanap-hanapin ninyo, mag-Gym 7 in 1 Coffee Mix ka na. Ang kapin kakaiba sa lahat, basta't kape ang pag-uusapan. Siyempre, hanapin ang itatak na gyms. Tandaan, mag-Gym 7 in 1 Coffee Mix ka na araw-araw. Also available, 7 in 1, 5 in 1, sugar-free. At Cafe Clara Coffee Mix El Maca. Mabibili sa lahat ng mga supermarkets, groceries, convenience store, and drugstore nationwide. Kailangan ng pandagdag alaga sa kalusugan? Mag-King's Herbal na! Ang King's Herbal Food Supplement ay tutulong magpalakas ng resistensya. Kasama ang tamang ehersisyo at pagkain. Alagaan ang inyong kalusugan. Kaya mag-King's Herbal Food Supplement na. King's Herbal Food Supplement. King's Herbal Food Supplement. King's Herbal Food Supplement. Mahalagang paalala, ang King's Herbal Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pagbubot sa anumang uri ng sakit. Walang gamot ang kamatayan, may lunas ang karamdaman. Ray King's Herbal Food Supplement. Dito ka, tatagal.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Magandang balita, ang CCSO Small Town Lottery o STL na sa probinsya nyo na. Exciting na mga papremyo. 3 times a day pang maaaring manalo. Bili na ng tickets nyo sa inyong mga favorite STL sales representatives para makasali at manalo sa STL 3 times a day. Every day sa STL Bayan ang panalo. It is now 10:35. This time check's brought to you by Columbia International Food Products Incorporated. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Ready, ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Improve your health and wellness with this tip from Dr. Rico Abelia, a specialist in integrative medicine. Here's a health tip on DZRJ 810 AM. Hi, Dr. Rico here. Kumusta po? If you have diabetes, your kidneys are heavily burdened by the acids flowing into them. These acids are from the high concentration of sugar in your bloodstream. Remember, sugar is acidic, and if you are diabetic, your blood is acidic. Now, to help neutralize these acids and control your blood sugar, try these. Eat less carbohydrates. If you're fond of rice, go for brown. Iwasan natin ang processed fast foods. Eat alkali-forming foods like fresh greens. Start on an 80% raw plant-based diet. In a few weeks, you'd be surprised with the results. Bawasan natin ang pag-inom ng coffee, especially the instant ones. Coffee affects insulin balance. Remember, the two most acidic beverages around are coffee and soda. Now, this one's very important. Iwas tayo sa soft drinks at snacks na may aspartame at high fructose corn syrup. These artificial sweeteners can make diabetes worse. Iwas sa mga pagkain na may trans fats or bad oils. Drink ample amounts of clean, fresh water daily. Mag-exercise tayo. Get some sun and be active. Subukan nyo. What you need to do to control your diabetes is a simple lifestyle and diet change. The next time you buy stuff from grocery shelves, check the labels. Be aware and be informed. Until then, stay safe, everyone. For questions and comments, email me at www.dr.ricoabelia@gmail.com. Dr. Rico Abelia, a specialist in integrative medicine with a health and wellness tip. A public service reminder on DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Just let me hear some of that rock and roll music. Hello there, this is RJ. If you want to have fun with your friends visiting from abroad, don't forget, I'm at Bistro RJ every Friday. Let's rock and roll and ride the time machine to happiness and good fun. I'm at Bistro RJ every Friday at Dusitani Hotel. Bistro RJ, still the place for you to sing along and dance the night away. Make your reservations right now. Call 519-8410 or 0906-221-1524. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PagCor. Creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Radio Bandido, 8:10 AM. Paring Ray Langit. Kasangga mo ako. Di kita iniwan. Kasangga mo ako. Nasaan ka man. Kasangga mo ako. Sa bawat
saglit. Kakayanin lahat dahil kasangga mo ang langit. Kasangga mo ang langit. Pero mga kaibigan, sa mga ito natin plantunan, may dapat po namin makipag-unay naman sa provincial governor. Yeah, no less than si Governor Florencio Miraflores ng Aklan Province. Gov, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din ngayon sa lahat ng nakikinig at sa iyo. Okay. Yeah, nice lang po namin makakuha sa inyo ng ilang update hinggil po sa guidelines rito po sa napipintong pagsasara na po ng Boracay Island dahil kayo po ay physically and very close sa monitoring ng mga developments po. Kayo po ay nariyan mismo sa lalawigan ng Aklan at ito po ay within your jurisdiction, Mr. Governor. Yes, Ray, no, ang una of course is closure. Mag-umpisa sa April 26, that's itong Thursday. At nagpalabas na rin yung Department of Interior and Local Government ng mga guidelines kung sino lang pwedeng pumasok sa Boracay. First, of course, bawal na yung mga local at saka foreign tourists na pumasok muna during the temporary closure. At saka yung ipapayagan lang yung mga workers, no, ng mga hotels dito na nagtatrabaho pa rin. Ang mga residents of the island, mga tatlong barangay ko kasi itong island na ito, Ray, no? So, yung mga residents ay papayagan din. Ang mga resort owners, no? Of course, ay papayagan din. At saka yung mga government employees na involved sa rehabilitation, no? Ay bibigyan ng passes para pumunta dito. Ang isang gagawin ay isang entry na lang, one exit, one entry. Ang gagawin dito sa aming Katiklan Port ay yun ang single entry. Mm-hmm. At saka yung exit namin is dito rin sa aming Port of Katpan. All the rest of the entries and exits sa buong isla ay sasarahan. At ang mga boats, yung mga water sports ay ibabawal na. At yung pagtawid ng isla is only from 6 a.m. to 10 p.m. in the evening. Yun na lang ang mga pwedeng tumawid sa isla. Of course, in times of emergency, pwede naman kumuha ng temporary passes dyan sa aming Katiklan Port. Sa mga tao na may business naman dito sa isla ng Boracay. Right? Mm-hmm. Yeah, kumusta po ang feedback down the grounds, Governor, hinggil po sa acceptance ng ating mga locals? Sa ngayon, accepted na rin ng mga stakeholders dito sa Boracay, no, yung temporary closure. Mm-hmm. At na bahagi na rin natin sa kanila yung mga plano ng national government sa pag-ayos, pag-rehabilitate ng isla. So, most of them are cooperating, right, no? And mabuti naman at halos lahat na affected na mga stakeholders, especially doon sa easement na mga dapat i-demolish, mm-hmm, yung mga structures dito sa widening ng ating road, yung structures natin sa wetland, ay accepted na naman nila na dapat talaga ayusin, no? Mm-hmm. So, is cooperating dito sa isla na ang hiling lang is kung mapabilis natin yung rehabilitasyon para hindi na tayo umabot sa 6 months. No, sure. Yeah, Gob, doon sa aking observation sa pagbisita ko po rito sa isla, for a while, I focus lamang po karamihan dito po sa within the vicinity ng naturang isla. I understand dahil nang ako po ay pumalaot ng konti at nagtungo po rito sa mainland, na-notice ko po na marami rin palang mga nag-shuttle ng mga van na mawawala ng hanap buhay. Ano po? Dahil yung po mga nagagaling sa main center po ng Aklan,
na naghahatid po ng mga turista papunta po rin sa isla ay mawawalan din po ng kadalang revenues na dati po ay routine. Pati na po yung mga nagsusupply po ata ng mga pagkain para po sa mga restaurants dun sa isla. Tama ho kayo dyan. No? That's a very good observation. Na hindi lamang ang Boracay workers or stakeholders ang affected. Yung buong probinsya ng Aklan ay affected kasi yung transport service from Calibo International Airport ng Tocota dito ay lahat yan maapektuhan na mawala ng kanilang panapuhay. Yung ating mga food processors, yung supplier ng mga pagkain, affected. Actually, ang buong Aklan will be affected sa closure na ito. No? At yan nga ay sinasabi, humilingi kami ng tulong sa national government na hindi lamang sa Boracay mag-focus ng assistance sa mga workers, but pati na rin itong mga workers sa mainland, no? Itong ating mga drivers, yung ating mga boatmen, yung ating mga vendors, eh marami ho yan ay taga mainland Aklan. So dapat isali din ito sa kanilang assistance program, especially ng DOLE or ng DSWD o kung anumang ahensya ng gobyerno na pwedeng tumulong sa mga tao natin na affected ng itong closure. Yeah, doon sa possibility na pag dideklaro po ang state of calamity, ito ho ba yung ubrat? May basis po ba ito? At kung sakasakali, makakakuha po ba ng financial na alalay po ang lulawigan mula po sa national? Yes, hinihintay na lang ho namin no, ang proclamation. Kasi malaking tulong din ho yun para magamit namin ang aming calamity funds no? Para gamitin yan sa assistance din sa mga ating affected ng mga workers. So, hinihintay na lang namin ang declaration para magalaw namin ang aming calamity funds para sa rehabilitasyon din ng isla ng Boracay. Okay. So, meanwhile, ang malaking bagay po itong constant communications po ninyo sa inyong mga constituencies, sa mga kababayan po, not only doon sa sentro ng isla, kundi sa buong lalawigan po. At alam kong malaking pong reductions sa monthly revenue, supposedly, na dapat makatulong po sa lalawigan ang pagsasarang ito. Yes, tama ho yun, no? Malaking nabawas sa kanilang, especially yung mga hotel workers dito, Ray, kasi okay. Most of the hotel workers ay dito sa Boracay ay galing din ng mainland Aklan. And so, malaking bawas yan. Pero sa tingin ko naman, Ray, this is just temporary. Opo. Temporary lang naman ito. At saka kung mapabilis namin ang rehabilitasyon, eh baka paikli pa namin yung closure na ito, no? Kaya ngayon, lahat dito sa Aklan ay cooperating actually sa on the day of the closure, marami tayong mga volunteers sa mga bayan natin sa Aklan. At actually, mga 16 towns sa Aklan ay nag-volunteer na tutulong dito sa isla mag-clean up, maayos kagad para mas mapadali natin ang closure sa isla. I understand marami rin po mga nagtatrabahong taga Calibo ang supposedly regular na mga workers po sa mga establishment dito sa isla mismo, Gov. Yes, tama ho yun. At saka sa Calibo kasi nandun yung aming international airport. Dati kasi marami pa tayong international flights galing sa Korea, sa China. At saka kaya yung mga airlines natin doon ay meron doon silang mga standby na mga crew, no? Na doon naglalagi sa Calibo. So, affected din yung ating mga hotels doon kasi biglang nawala ito mga kanilang mga customers na nagsistay sa kanilang mga hotels. So, talagang lahat ay affected, no? Yung aming, not only the workers, pero yung mga maliliit nating negosyante na nagkakaroon ng negosyo dito sa
isla ng Boracay. Yeah, Governor, madagdag ko na lamang po, yeah, dahil sa constant naman po ang inyong communication sa mga government agencies sa national, I wouldn't to kung napag-usapan po tsaka na-factor in ang opening po ng classes na within the time frame po ng closure po ng Boracay. Dahil yung ilang feedback po sa akin ng mga magulang, isa po ang pinoproblema nila, itong mismo para ma-sustain ang pag-aaral po ng kanika nila mga anak. At tama ho yun. I think na-discuss na rin to ng DSWD na magbibigay sila ng mga educational assistance sa mga bata na nandito sa Boracay, no, nandito nag-aaral. Kasi marami din kasi nag-aaral dito ng mga anak ng ating mga workers na affected. So, pinoprofile na yan. Tinitingnan kung sino yung mga pamilya na yung may mga anak na nag-aaral dito sa Boracay para mabigyan din ng educational assistance. All right. Yun lamang for meantime. Madagdag ko na lamang po, Ergob. I understand magiging mas strict po tayo ngayon sa mga establishments na dati-dati ang naging habit ay nagdi-discharge po ng contaminated at saka use na water galing po sa kanilang mga hotels at napupunta po rito sa beach mismo. Tama ho yun. Ngayon nga, dinadocument namin yung mga nakikitang mga discharges, may legal discharge sa ating drainage na nanggagaling sa mga hotels, no? Opo. At saka tuloy-tuloy yung documentation natin para naman sila mabigyan ng notice of violation at para naman kung may mga penalties ay dapat sagutin nila at para hindi na maulit itong nangyari dito sa isla ng Boracay. Well said, Gov. Thank you so much sa pagkakataon na i-share po rin niyo sa sambayan ng Pilipino para well-informed po sila sa mga developments at kaganapan po rito sa isla. Ano po? Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat. And good morning po sa inyo. Very well, mga kanika. Darating po rin niyo ang gobernador mismo, ha? Si Governor ng Aklan Province, Provincial Governor Florencio Miraflores. Kasanggamo ako, di kita iiwan. Kasanggamo ako, nasaan ka man. Kasanggamo ako, sa bawat saglit. Kakayanin lahat dahil kasanggamo ang langit. Alam po ninyo mga kigan, nitong weekend ay nag-observe at nag-document po ang Kasanggabo ang Langit Team. Hindi naman kailasan nyo na ikwento po sa inyo mga kigan, ang hingil po rito sa aming ginawang pagtungo. Hindi po pagpasyal, ho? Ang ginawa ho namin ay dinocument namin, inalam namin exactly kung ano po mga areas na dapat malaman po ng ating mga mamamayan. At ito po ipalalabas namin come Friday sa ating planto ng Kasanggabo Langit Television sa pamamagitan po ng PTV 4, 10 p.m. And naalala ko lang, sapagkat isa po sa mga na-witness namin, bago po magkaroon ng closure, temporary closure itong Boracay Island, ay nagkaroon po ng tiyatawag na Dragon Boat Festival. Kami po ay naging witness doon sa Dragon Boat Festival na ginawa mismo rito sa Boracay Island. At nagulat ako, nung mabalitaan ko po yung nangyari sa China na similar event, Dragon Boat Festival, na nagkaroon po ng trahedya. Marami yung mga nakamatay mga kaibigan doon sa China. Dito naman sa Boracay, napakaganda ng handling na ginawa nila. Nung kami po ay naroon, kaya't natapos at naging matiwasay ang buong event. Ito po'y dinubog ng napakarami mga spectators, napakarami mga participants, hindi lamang ng mga lokal, kundi international participants, galing sa iba't ibang mga bansa ang nag-participate sa Dragon Boat Festival. Alam mo ninyo, yung nangyari po sa China, yung kanilang traditional na Dragon Boat Festival, 17
17 po ang patay. Diyos ko. Matapos nasawi mga kaibigan ng 17 katao, dahil po tumaob yung kanilang sinasakyang dragon boat, dahil natabunan po sa ilalim at nangalunod yung participants. Ano ba yan? Sa naging pag-ulat po ng Chinese media, may kabuang 60 na katao ang tumilapon daw po. Yung po ang media account. Huh? Ayon po rin sa media, tumilapon daw sa tubig mga kaibigan ng no less than 60 participants kung saan apatapu rito ang matagumpay na nailigtas. Karamihan sa mga namatay mga kaibigan ay walang suot na life jackets. Wala pong suot na life jackets. Naganap incident to na ang sumalubong ang magkakasalungat na daloy na tubig doon sa pinaka-ilog kung saan ginaganap mga kaibigan ng Dragon Boat Festival para doon sa kanilang pagsalubong sa malakas na alon. Sinasabing sinatuparan din ang natural practice ng session ng hindi pinaalam sa mga authorities. So yun, siguro may kanya-kanyang, baka during the practice, doon nangyari mga kaibigan ng aksidente. Normally kapag ka talaga magkakasalubong, magkakasalungat ang direksyon at magkakabanggaan, mismo yung mga namamangka o gumagamit po no kanilang boat, ano po, dragon boat, para po sa competition, doon nangyayari ang aksidente. Sa Boracay ng mga makinigan, ito nakalipas sa weekend na aming na-witness, isang international, ito po yung formal, formal competition po ito, International Dragon Boat Festival, ay maayos na maayos, matiwasay na matiwasay, at masayang-masaya ang lahat ng mga participants at may stake dun sa event na yun. Sa bawat isang mahabang bangka, meron pong taga-drum, merong tumutugtog, nagbibigay po ng hudyat para ma-inspire at maging maliksi sa pagsagwan ang mga participants. Ganun po ang dating nun, ganun po ang prinsipyo nun. Magandang tanawin, very colorful, magandang experience ng mga participants. Napunak nga mga kinigan, walang mga life jackets. Walang-wala. Hindi sila gumagamit ng life jackets. Dahil nga rito, kapag gumamit ka ng life jackets, ito yung magpapabigat mga kinigan sa mga kasuotan ng mga participants. Kaya sila po ay mga naka-t-shirt lamang at color coding lamang po yung kanilang mga t-shirts. Pero I assume, yung mga participants dito mga kinigan ay pawang mga swimmers. Ha? Oo. Dahil yung kanila, yun ang kanilang life, yun ang kanilang profession, yun ang kanilang ginagawa. Almost every time na sila po ay nagpa-practice. Kaya't I assume na sila po ay mga swimmers. Paano nalunod naman yung mga participants na yun na mga athlete po ito, ha? Sa tubig po ito. Athlete sa tubig, insayado ang mga yan. Talagang kapag dumating po ang aksidente ay hindi ma-avoid. Yan po ay isang malagim na aksidente yung nangyari sa China. Sa China po nangyari sa kanilang Dragon Boat Festival in China. Well, makinigas, so mawag na po niya ang pansamantala, mga maalaman na tayo, pero babalik tayo maya-maya. Get up na alas 12 sa pagkabutuli po ng ating balitan sa Balitang Tangali. Susunod na makinigas si Doy Del Castillo sa kanyang planto na. Hanggang sa muli, Ray Langit po sa anumang laban. Kasanggamon langit. Kasanggamon ako. Kasanggamo ako sa bawat saglit, kakayanin lahat dahil kasanggamo ang langit. Paring Ray Langit. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.